another day. I choose to make it with you. Make it. If I could fight for you to stay, I swear I would. Swear I would. Parang okay na rin na nalaman ko na ikakasal na siya. Kasi finally, nagkaroon ng totoong the end yung kwento naming dalawa. Well, meron akong nakuhang mga bagong kliyente. I-meet natin sila mamaya. Ay, naku, Bes. Hindi talaga siya magsisisi na tayo ang kinuha nila. Promise, this will be the best wedding na hinawakan natin. Oh, Bes, relax ka lang, ah. Ay, sorry, oo naman. Eh, sobrang excited lang talaga ako, no? Saka baka nga mamaya mayakap ko pa yung kliyente sa sobrang saya ko. Siyempre, for giving us a chance, no? Huminga ka ito na. Ito na nga. Basta ready na lahat. Oo nga. Hi, Raki, right? And Tammy. Hi. And you must be Lani, ko yung naka-receive ng tawag ko. Yes, hi. Nice to meet you. Alam mo, kilala kita eh. From your runaway bride video. But don't worry, I'm not judging. Actually, I have this idea na two runaway brides redeeming ourselves through my wedding. Runaway bride din kasi ako. Pero mamaya na natin mag-usapan kapag din nakasimbo ko. Excuse me lang, Miss Darin. Love? Love! Hi. I want you to meet our wedding planner. This is Raki, and this is my soon-to-be husband, Jerrick. Hi. Hi. Si Lani nga pala, associate ko. Hi po. Oh, please sit down. Thank you. No, okay ka lang? May problema ba? No, ayos lang ako. Nahirapan rin kasi ako maghanap ng parking sa labas. Oh. Alam niyo, sa totoo lang, sobrang hirap na hirap ako maghanap ng wedding planner. Well, kasi nga dun siya nangyari. And I'm so glad na tinanggap niyo tong wedding ko. Ay, wala ho yun, Miss Tammy. Eh, kailangan lang din po talaga namin ng kliyente. So, magtulungan na lang po tayo. We are at your service. Thank you so much. Ma'am, ano pala, our bridal bar is downstairs if you want to check para ma-approve ka na rin po. And if hindi niyo magustuhan, we can always find another choice. So, may schedule po kasi, so we need to check. Okay! Love, you wanna come in? No, you can go ahead. Just let me know kung nagustuhan mo ba or hindi. Sige, okay. Yes. Dito, Bes. Congratulations nga pala. Akala ko magdano ka kay Tammy. Tinanggap ko na eh. Tsaka kailangan din talaga namin ng kliyente. Unless, naiilang ka. Ikaw ba hindi? Eh di ba ikaw naman yung nagsabi na yung nangyari sa atin, wala lang, nothing special. Tsaka, matagal na naman yun eh. Walang rason para maging awkward pa tayo ngayon. Don't worry, kasi professional naman ako. Kliyente na lang ang tingin ko sa'yo. Sa inyo ni Tammy. And you should think of me as your wedding planner. Nothing more, nothing less. Wala naman talaga. Dapat lang. Ayun, tama naman pala. Okay naman po pala tayo ngayon, Sir Jerrick. Again, at your service. Excuse me po. So, usually pala, ang una naming tinatanong ay yung love story ng couple. Ano po bang storya niya? Raki. Sorry. Akala ko sa iyo eh. Na-distract kasi ako, kakachika sa inyo.
No, it's okay. Pero kasi black coffee lang yung iniinom ni Jerrick. Sige, papaytan ko na lang. Hindi. Okay lang. Maglalagay na ako ng asukal sa kape. Hindi ako nag-aasukal. Kailangan mo yan kasi kulang ka ng sweetness eh. Kailang yan. Paminsan-minsan lang eh. Oh, okay. So, ano ulit yung love story niyo, Miss Tammy? Well, actually, matagal na kami magkakilala ni Jerrick since bata pa kami. Since grade 7 yata tayo, no, love? Tapos, we became classmates to college, tapos we studied art, and then nakaplano na talaga yung buhay namin nun. And we were supposed to open our own gallery after namin ikasal. Pero nagkaroon kasi ako ng opportunity sa New York. So, kaya ako nag-run away. Pero narealize ko na hindi matutumbasan ng success yung pagmamahala namin ni Jerry. Kaya, eto ako, tumatakbo pabalik sa kanya. Takot pa nga ako eh. Kala ko wala na akong babalikan. Kasi yung mga common friends namin na sabi nila meron daw nakilalang babae si Jerrick during his vacation. So, anyway, it didn't work out. And I guess that's because kami pa rin talaga in the end. Wow. Ang ganda naman po pala ng story niyo. Ikaw, if you don't mind me asking, bakit ka nag-runaway bride? Magkabarkada kasi kami ni Albert, kaya it was easy to make the transition to boyfriend-girlfriend kasi mahal na namin yung isa't isa. Pero, ewan ko, nung mismong kasal na namin, I just couldn't walk forward. Imbes na yung feeling ko dapat ito na yung pinaka-masayang moment ng buhay ko, I just had so many doubts. And in that moment, I knew that while I loved Albert dearly, I just didn't love him enough to marry him. At magiging unfair yun para sa kanya at sa akin kung itutuloy pa rin namin yung kasal. Kasi hindi siya magkakaroon ng chance na mahanap yung tamang tao na magmamahal talaga sa kanya the way he deserves to be loved. At ako din, hindi ko mahanap yung taong para sa akin. Wow. It's so intense. But everything worked out. Okay na kami ni Albert. Masaya na siya. He found the love of his life. And he's happy. Happier than he would ever have been with me. Great. At least everything worked out in the end. Mm-hmm. Parang kami ni Jerrick. Wala po kasi talaga tayong mahanap na photographer para sa prenup shoot niyo eh. But don't worry, kaya na namin ni Lani yun, di ba? Talaga? Oo, ano ka ba? All around kaya kami. Nako, lalo na nung nagsistart pa lang yung business namin. Eto, si Lani, siya yung photographer. Magaling yan. Tapos, ako naman yung assistant. Tapos, minsan, taga-lilaw, taga-makeup, taga-retouch, tapos taga-blocking, ganun. Well, wala na naman tayong choice. I trust you guys. I suggest na maghanap tayo ng magandang location. Mm-hmm. Meron na. May nabook na ako. Ah, talaga? Aba, ayos ah. May initiative yung bride. Of course! Isusuggest ko nga yun na doon na lang din yung wedding since nahihirapan tayong magbook ng simbahan. Saan ba yun? Love, magugustuhan mo to. Kasi nag-stay ka na dito before. Nakita ko to sa maleta mo, yung brochure, tapos ginugol ko and then nakita ko na ang perfect new place, Mystic Lodge. Good. Manong TV, hindi na kami. Oh. Ako na. Thank you. Hindi, okay na lahat. Thank you.
Sabi ko na nga ba, you shall return! Na-miss mo ko, no, Jerry? Oo naman po, manang baby. Ay, ito ba ang mapapangasawa mo? Yes po, at siya naman po yung papa ko. George. Ay! Wow! Nasa lahi niyo pala talaga ang gwapo. Oo, paano? Daddy George, check-in na tayo. Ay, este, mag-check-in na kayo. Diba? Tara! So? Masaya to, ha? Buti talaga, nasabihan namin kayo kanina tungkol kay na Tammy at Jerry. Oh, kundi, oh. Nabuking na tayo. Oh, ano na, Bes? Okay ka pa ba talaga? Andito na tayo sa setting ng love story ni Jerry ko. Correction. Non-love story. Okay? Kasi walang love, di ba? It's just a fling, kaya okay lang ako, Bes. Okay na okay lang ako. Trabaho lang to. Raki, tumigil ka na. Lalo ako naiinis sa'yo. Bakit man ang baby? Ano pong ginagawa ko sa inyo? Di ba kasi ang bilin ko, ha? Bumalik kayo ni Jerrick dito. Pero hindi ganito na may iba pa siyang kasama. Manang, tama na ho. Kayo naman, nung okay kami ni Jerrick, kinukontra niyo kami. Tapos ngayon naman kung kailang wala na, tsaka niyo talaga ipupush. Huwag na ho. Okay? Hayaan na ho natin maging masaya yung tao, ha? Hindi. Hindi ko talaga type yung ano pangalan nun? Tammy. Tammy? Ano siya, Chan? Ako, meron siyang ano eh, bad vibes. Merong hindi magandang aura. Parang sirang Chan. Pero basta para sa akin, mas bagay kayo ni Jerrick. Lahat naman ng sulok dito, pwedeng kunan ng litrato. Kaya marami kong pictures sa mga guests nandun sa loob. Kaya lang medyo iwasan natin yung puno banda rito kasi baka kunin kayo ni friend spelled as K-A-P-R-E. Uy, ito ang ganda nito. Nakita ko to sa brochure eh. Ang romantic nito, love. Na-try mo na ba to? Isama sa prenup? Ha? Ay, hindi! Ay, hindi! Hindi! Bawal eh. Bakit naman po? Out of order? Sayang naman. Ay, hindi masasayang ang panahon mo. Marami pa ditong pwede niyong makita. Halika kayo. Nag-iinit ka na ba? Este, mainit na ba yung tubig? Tamang-tama lang po, manam. Uy, ikaw naman. Just call me baby. Manang? Ay,
Good evening po, sir. Manang, akala ko po ba out of order yung kawa? Ewan ko ba? Bigla na lang naging okay. Manang. Bakit? Akong manager ng lodge na to. Akong masusunod kung sino ang gusto kong gumamit ng mga facilities namin. George, diyan ka lang ha. Ipagtitimpla kita ng signature tea namin. Yung strawberry me forever. Manang talaga. Sige po, sir. Rocky, wait. Bakit po, Sir George? Just call me Tito. Rocky, I know who you are. I know about you and my son. I'm sure nabanggit niyo na rin po sa inyo na wala lang po yun. Pero hindi ako naniniwala. Po? Ibang-iba yung nung umalis yung anak ko, Rocky. Manhid na siya nun. Para na siyang robot. Hindi ko alam kung babalik pa siya sa dati. Pero masama pa rin naman po yung loob niya nung bumalik siya sa inyo. Dahil sa akin. I'm an artist, Rocky. And I'm not afraid of pain. Dahil nagagamit namin yon sa gawa namin. You know, okay lang sa akin kahit na medyo nasaktan yung anak ko. Dahil ibig sabihin nun, nagmahal siya ulit. Pero Tito, wala pong ganyan eh. Really, Rocky? Hanggang kailan ba kayo magsisinungaling sa mga sarili niyo? Ha? Ano pong sinasabi niyo kay Rocky? Ah, wala, Jerrick. Wala. Nagkwekwentuhan lang kami ni Rocky. Anong meron? At saka, di ba out of order to? Napaayos na nga pala ni Manang Baby yung kawa, kaya pwede na ulit siya gamitin. Tsaka kung gusto mo pa rin yun isama sa prenup photos nyo, okay lang na. Hindi na. Raki, I'm more interested in something else. Something else? Raki, gusto kong malaman kung ano yung nakita ko kagabi. Bakit feeling ko mas naging close pa kayo ng papa ni Jerrick kesa sa akin? Tsaka bakit ang pamilyar na nila sa'yo? What is really going on? Wala, Tammy. Wala. Feeling close lang kasi talaga ako. Yun kasi yung personality ko eh. Kaya nakikitito agad ako sa papa ng groom mo. Okay ka lang ba? So sorry, Raki. I'm so sorry. Sobrang na-paranoid lang talaga ako eh. Kasi ever since dumating ako dito, ang cold na ng papa ni Jerrick sa akin. Eh, close naman kami dati. Tapos ngayon, alam kong ayaw niya na sa akin. Hindi naman siguro, Tammy. Huwag kang mag-isip ng ganun. Hindi eh. Sigurado ako eh. Sigurado ako, Raki. Kaya kailangan perfect tong wedding na to. Para makabawi ako kay Jerrick tsaka kay Papa George. Please, tulungan mo ako. Oo naman, Tammy. Okay? I'll take care of everything at magiging perfect ang wedding mo. Okay? Huwag ka na mag-alala. Yes. Ito ang mga favorite ni Jerrick nung nandito siya dati. Oh, ito yung pinikpikan chicken, kiniing, at... Siyempre, sa dessert, kiniwar. Tapos yung local wine nila dito, sobrang sarap. Pero matapang, pero masarap siya. Yun yung tinatawag nilang tapoy. Tapos every time na mag-cheers, sasabihin mo, matago-tago tako amin. Uy! Na-perfect mo rin, ha? Yes. Love, ang corny eh. Hindi kasi ito yung gusto kong iserve sa wedding namin. Gusto ko caviar tsaka foie gras imported from France. Tammy, okay naman yan eh. Masarap naman yan. Oo nga, Tammy. Tikman mo muna. Masasarapan ka dyan. Bakit na-try mo na ba to?
Noon pa. Matagal na. Well, anyway, hindi pa rin kasi ito yung gusto kong iserve sa kasal namin. Tsaka hindi ba mukhang ang cheap? Tammy. No offense man lang, ah. No offense meant pala. Ba't nagsasalta ka na nakaka-offend? Tammy, kailan pa ba natin gumawa ng statement dito? At i-expense sa mga taong gusto tumulong sa atin. Importante sa akin yung detalye ng kasal natin. Dapat makalimutan ng mga tao yung first wedding natin. Kaya dapat mas bongga to. Oh guys, relax. Huwag na kayo mag-away. At saka bakit ka ba kumukontra? Eh, ginagawa ko lang naman to para sa'yo. I want our wedding to be perfect. Tami, hindi ka naman kailangan ng perfect eh. Ang kailangan ko, dumating ka sa kasal natin, yun lang. Lumabas din yung totoo. May doubts ka pa rin sa akin. Tammy. Tammy, wait. Tammy. I just want a perfect wedding. Pero sana mag-compromise tayo. Tammy, kasal natin to eh. Sa panakakayaki man ng baby, kaya kung pwede lang, mag-serve naman tayong delicacies from here. I don't want to compromise. May surprise ako sa inyo. Ipa-fly in na po natin yung caviar tsaka yung foie gras from France as requested by the bride. Thank you. Maraming salamat. See, love, I'm so sorry. I'm sorry kung nagiging bridezilla ako about our wedding. I just really want the best for us. And buti na lang nandito si Raki to fix everything for us. And don't worry. Dahil pupunta ako sa kasal natin, gusto mo mauna pa ako dun eh. I'll never let you go again. Same effort ka dyan. Bessie, sa ibang wedding, pag wala ang isang bagay, plan di ka agad. Eh ito, may pa fly-in ka pang nalalaman. Kaloka. At siya pa nag-sorry para kay Tammy. Trabaho pa ba yan ng wedding planner? Eh, gusto ni Jerrick na dumating si Tammy sa kasal nila. So that means, kailangan natin sundin lahat ng gusto ni Tammy. Everything has to be perfect para hindi na maulit yung nangyari dati. Ginagawa mo ito para hindi na ulit maiwan sa altar si Jerrick. Oh, eh masokistang martir din pala itong kaibigan mo eh. Sa totoo lang. Manang, gusto ko lang naman ho na maging masaya si Jerrick. He deserves to be happy. Bakit masaya ba siya? Parang hindi. Manang. Oo, sasabi ko ng totoo. Una nung dumating kayo dito, nakita mo na bang nakangiti yun? Mas masaya siya nung kayong dalawa magkasama. Alam nyo, ibaban ko na tong usapan na to. Manang, ikakasal na ho si Jerry. At si Tammy po talaga ang mahal niya. Alam mo, Raki, ang tao minsan parang peanut brittle. Dapat i-accept mo na pwede ka rin maging marupok. Hmm? Oh, kumain ka daw ng peanut brittle. Mainin mo na yan. Ewan ko sa inyong dalawa. Raki, thank you ah. Inayos mo lahat ng mga gusto ni Tammy, lalo na yung kay Manong Baby. Oh, wala yun no. Eh, trabaho ka naman talaga yun as a wedding planner eh. Yun nga lang, sayang kasi hindi nyo natikman yung luto ni Manang Baby. Wala, parang napansin ko lang kasi na sobra-sobra yung ginagawang effort para sa kasal naming dalawa. Uy, hindi naman. Same effort lang sa lahat ng wedding na ginagawa namin. Eh, ayoko lang talaga mawalan kami ng kliyente kaya ginagawa ko yung best ko.
Okay. Thank you ulit. You're welcome. Namiss kita. Sino kausap mo? Ah, wala. Yung friend ko. Nandito yung friend mo ang kausapin mo. Nga, sabi ko nga. Dito rin yata yung same day edit love. Di ba, Raki? Hmm? Oo naman. Na-imagine ko na. Ka-wedding dress ako and then we'll be dancing. Hey! Ah! Chucha! Ah! Chucha! Uy, inyo naman. Mahal ba yung halaman na yan? Hindi ko alam, pero baka kasi importante kay man ng baby. At saka, baka mahirapan na ulit siyang buhayin to. Pwede ko namang palitan. Don't worry. Miss Tammy, Sir Jerrick, why don't we just move on sa ibang part ng lodge? Bessie, ikaw na bahala dito, di ba? Baka may munga pa ulit eh. Please follow me. Dito po. Let's go, love. Chuchay, I'm sorry. Kaya naman pala ayaw mo umuwi dati, Jerrick. Ang saya pala talaga dito sa lodge. Pa. Parang gusto ko na akong umamin kay Tammy. You know, about sa aming dalawa ni Raki. Kung sino ba talaga siya. Kasi sobrang awkward din ang sitwasyon namin eh. Sino ba talaga siya? Di ba, isa lang siyang rebound na madaling kalimutan? So bakit hanggang ngayon bothered ka pa rin kay Raki? When you should be busy planning your wedding kay Tammy. Di ba dapat isang wedding planner na lang ang tingin mo sa kanya? Or do you have other plans? If I could fight another day.